Yo, hello! Kamusta ang lahat? Sir Lupet here at narito ang part 2 ng mga bagay na nagawa o sa nakaraan na hindi mo na dapat tularan. Simulan na natin. Isa pa sa mga pagkaamali na nagawa o sa nakaraan ay yung ma-addict ako sa porn. Ma-addict ako sa pornography. Na kung saan, whenever na nai-stress ako, kapag pairamdam ko marami akong problema, feeling ko, yung pornography yung kasagutan sa lahat. Tapos, ngayon ko lang na-realize or lately ko lang na-realize na ang laking bahagi ng pagkatao ko yung nawala dahil sa addiction ko na yun, no? Yung confidence ko sa sarili ko, paraan kung paano ako makipag-usap sa mga tao, naapektuhan ng malaki. Kaya purihin ang Panginoon dahil nakawala na tayo dun sa ganung klase ng addiction. Praise God. Pangalawang pagkakamali ko na hindi mo dapat tularan ay nung panahon sa buhay ko kung saan wala akong maayos na anger management. Ibig sabihin, konting inis lang, no, konting galit lang, naaagawa ako ng mga bagay na hindi mo akalain na makakaya kong gawin, no? Like for example, pag yung mga kapatid ko ay may mga nagagawang bagay na nakakainis para sa akin, napagbubuhatan ko sila ng kamay. And purihin ang Panginoon dahil nakawala na tayo sa ganung klase ng behavior. Huwag mo na tutularan yun. Pangatlong pagkakamali ko na hindi mo dapat tularan ay yung ipakita or pinapakita ko sa nanay ko lagi kung saan siya nagkakamali, no? Na-realize ko na hindi mabuti yon na i-point out mo kung sa aling mga bagay nagkaamali yung mga magulang natin, especially yung nanay natin. Alam naman natin, karaniwan sa mga nanay natin, they are emotionally weak. Kaya instead na i-point out natin yung mga kamalian nila, suportahan natin sila dahil alam naman nila kung ano yung best para sa atin. So huwag mo nang gagayahin or tutularan yung nagawa ko na yon. And para sa video na to, ika-apat na bagay na nagawa ko na hindi mo na dapat tularan ay yung mag-invest ka ng sobrang laking panahon at effort para sa isang tao na hindi ka naman na-appreciate. Please, mahalin mo yung sarili mo. Na-realize ko doon na napakalaking bahagi na naman ng pagkatao ko yung na-sacrifice dahil sa paglalaan ko ng sobrang daming panahon para sa isang tao na hindi naman ako na-appreciate. Please, huwag mo nang gagayahin yon. Huwag mo nang tutularan yon. Lipad-lipad din. At panglimang bagay na nagawa ko sa nakaraan na hindi mo na dapat tularan ay yung matigas yung ulo ko sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, maraming mga desisyon sa buhay ko yung ginawa ko base lang sa sarili kong kagustuhan at sarili kong kaalaman. No, ibig sabihin, tinake for granted natin yung grace ng Panginoon. Siyempre, may isip tayo, kailangan pag-isipan din nating maigi yung mga gagawin nating decisions, no? And lagi nating i-invite si Lord sa bawat decision, vision, pangarap o anumang gusto nating maabot sa buhay. Please put God first in anything na gusto mong gawin at make sure na yan ay para sa kanyang glory. Alright, yan muna ang limang bagay na nagawa ko sa nakaraan na hindi mo na dapat tularan, part 2. And tignan natin, siguro maaalala ko pa yung maraming bagay na pagkaamali ko sa nakaraan, and abangan nyo yung part 3. So hanggang dito muna, maraming salamat. This is Sir Lupet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat, ingat na saan ka man, God bless you, and goodbye for now. This is Sir Lupet nagsasabi na sa bawat solusyon merong